At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Kaharian ng Kapre, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Gusto ni Cyrus na tumulong sa mga taong lumalaban sa mga kapre na pinamumunuan ni Nonoy. Subalit, ayaw payagan ni Divina ang binata. Hindi nagtagal, sinalakay ng kapre ang nayon at marami silang nadagit na tao. Kabilang na sila Marida, Ada at Cyrus. Walang naggawa ang mga taga-dayon sa nangyari. Sabantala, sa dami ng dadagit na mga kapre, lilimada lang ang natirang kasama ni Nonoy. Kaya nagpunta siya sa ibang bayan at humingi ng tulong sa mga kakilala niya. Sabantala, inutusan ng Supremo ng mga kapre na ipagkilita ng leeg kay Ada si Cyrus, pero ayaw ng dalawa. Kaya sabi ng kawan, kung hindi kaya ni Ada, ay si Cyrus na lang ang kigilit ng leeg ng dalaga. Nagalit ang Supreme, kaya sinabi niya, siya na lang ang gigilit. Subalit, paghawak niya sa leeg ni Cyrus, ay napaso siya dahil may pahid palang dinikdik na sili. Samantala, habang naiidlip na si Divina, ay dinagit siya ng isang kapre. Ah! Antok na ako. Iidlip ako sandali. Talagang hindi ko na mapigilan ang antok. Ano yun? Parang pinakapasok na malaking nilalang. Kapre! Huwag kang sisigaw. Kung ipipilipitin ko ang lingmo. Huwag. Bitawan mo ko. Huwag. Dadalhin na kita sa aming karyan. Huwag. Bitawan mo ko. Ayan. Dito ka sa balikat ko. Bibitawan na kita. Kung hindi ka kakapit sa buko, pahulog ka, mamamatay ka. Ibaba mo ko! Doon na kita ibababa sa aming karyan. Dahil kailangan ka ni Supremo Draco. Mahuhulog na ako! Kumapit ka lang mabuti sa buko, para hindi ka mahulog. At mamamatay ka. Pakapit na lang ako sa buhok niya para hindi ko mahulog. Maghihintay ako ng pagkakataon. Kapag may madaanan kaming puno, tatalon ako at kakapit ako sa sanga para magatakas ako. Alam ko ang iniisip mo, pero hindi mo magagawa yan. Alam niyang iniisip ko? Oo. Ganyan kaming mga kapre. Kung minsan ay nalalaman namin ang nasa isipan lamang ng mga tao. Kaya huwag mong subukang gawin niya ang nasa isip mo. Kundi mapapama ka lang. Mamamatay ka. Diyos ko! Ano ba yung gagawin ko? Ano? Ganun ang gagawin natin, mga kasama. Para kapag umatake na naman ang mga kapre, mahahadlangan natin sila na dadagid ng mga tao.
Huwag kalimutang magpahid sa katawan ng langis na may halong katas ng sili. Opo, Mang Nunoy! Nakamagpahid na po kami lahat ng langis na may katas ng sili! Ang mga gagamitin nating mga sibat, pana, itak, gulok, at anumang klaseng patalim na gagamitin natin sa kanila, ay kailangang mapahira natin ang langis na may katas ng sili. Dudoy! 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 O, Impiyak, anong nangyari sa'yo? Dudoy, si Divina! Nakita kong tinangay ng kapre! Ano? Paano natangay? Bakit hindi natin napansin na may umatakeng kapre? Dudoy, habulin ninyo ang kapre na lumagit kay Divina. Baka kung anong gagawin sa kanya. Ah, Diyos ko. Hindi kami pwedeng sumalakay doon. Dahil mas lalong malakas ang kanilang kapangyarihan. Kaya hihintayin na lang namin silang sumalakay. At saka kami makikipaglaban sa kanila. Mga kasama, kumanda kayo. Baka biglang sumalakay na naman ang mga kapre. Dudoy, Dudoy, ang anak natin. Ang anak natin, baka patayin ang mga kapre. Kaya sundan mo siya. Iligtas mo ang ating anak. Tulad ng sinabi ko, Impiyang. Hindi pwede. Kung ayaw mo siyang sundan, ako na lang. Impiyang! Supremo, kompleto na ang mga magagandang babae na pinakuha mo sa amin. Sige. Supremo. Kumuha kayo ng mga matitipunong lalaki. Sila ang unang isasalang. Pagigilitan natin sa mga babaeng yan ang kanilang leeg para makuha natin ang kanilang sariwang dugo. Divina! Nandagit ka rin pala nila. Wala na tayong pag-asa makatakas dito. Father, nasaan si Cyrus? Anong ginawa nila sa kanya? Binukod siya. Dahil nakasalang siya na iaalay daw sa kanilang bathala. Iaalay? Ang ibig mong sabihin, ipapatayin siya? Oo, Divina. At alam mo ba kung sino ang papatay sa kanya? Ha? Sino? Ang kanilang pinuno? Ganun pa? Hindi, Divina. Hindi ang supremo nila. Kundi tao rin ang utusan nilang gigilit sa lignya. Ano? Diyos ko, anong gagawin natin? Paano tayo makakatakas? Sinong tutulong sa atin? Sino? Aba, umpisahan na natin ang ritual. Aba! Kunin na yung tatlong lalaki na napili natin na unang isasalan sa pag-aalay sa ating bathala. Masusunod ang utos mo, mahal na Supremo Drago! No! Ipapakuha na sila sa Cyrus at ang dalawang lalaki na napili nilang iaalay. At tayo ang paggigilitin sa mga lig nila. Ano? Hindi! Ayoko! Ayoko! Wala na tayong magagawa pa. Dahil kung hindi tayo susunod, tayo ang isasalang! Tayo ang iaalay! Na paggilid sa leeg nila kung hindi ninyo susundin ang utos ko. Yung tatlo ang paggigilitan ko sa leeg. Hindi ko kayang pinapagawa nila. Hindi ko kayo. Kung hindi tayo susunod, tayo naman daw ang gigilitan. Mamamatay din tayo. Lalo na ako. Hindi ko kaya. Dahil natapat
Pipil lang ako ng tatlo. At kapag hindi ninyo ginilita ng liig ng mga lalaki na katapat sa inyo, uutusan ko silang sila ang gigilit sa liig ninyo. Isa! Dalawa! Bala na! Ikaw, babae, bakit hindi mo gilitan ang liig ng lalaking nakatapat sa'yo? Gusto mo bang ikaw ang pagigilitan ko? Gusto mo? Kahit anong ganyo sa akin, hindi ko magagawa ang pinagagawan mo. Ano? Kawal! Kunin ang babae at ikulong at paparusahan natin mamaya pagkatapos ng ritual. Mga kasama, ihanda ang mga sandata laban sa mga kapre. Ihanda ang mga sandata! Dodoy, Diyos ko! Dodoy, sinasalakin na naman tayo ng mga kapre. Nagkami natin, Dodoy. Pumunta kayo doon sa silog ng kumbento. Doon kayo magdago para hindi kayo makita ng mga sumasalakin na kapre. Bilisan ninyo! Natatakot kami. Wala kaming kasamang lalaki doon. Basta doon lang kayo. Magtago kayo. Isarado ang mga bintana. Bilisan mo lang, Biang. Malapit na sila. Dodoy, baka... Huwag matigas ang loob, Biang. Sundin mo lang sinasabi ko bago mahuli ang lahat. Sige, aalis na ako. Mga kasama, doon tayo sa likod ng simbahan. May lihim na taguan doon. Doon tayo mag-aabag ng mga sumasalaki na kapre. Bilisan ninyo! Opo, Magnanay! Opo! Magkasama! Tayo! Sige, tayo! Iba! Iba! Ada, saan dinala si Divina? Bakit inihiwalayin siya sa atin? Hindi ko alam, Marina. Nagtataka rin ako kung bakit siya inihiwalay sa atin. Pati si Cyrus. Hindi ko alam kung ano ang ginawa sa kanya. Hindi kaya ginilitan na siya ng liig tapos inialis na sa kanilang bathala? Yan din ang hinala ko, Marina. Kaya sobrang ang takot ko. Baka isusunod na tayong ginitan. Naku, huwag naman sana. Divina! Ginilitan na nila! Ayun sila. Naghahanap sila ng pwede nilang pasukan sa simbahan. Makapasok man sila sa loob, wala silang makikitang tao. Iisa lang ang matadaan nila papasok sa simbahan. At aabangan natin sila sa paglabas. At bawat lalabas, papanain at mamamatay sila. Kaya ihanda na ninyo ang inyong mga sandata. Sige! Ayun, pumapasok na silang lahat sa simbahan. Aabangan na lang natin ang kanilang paglabas. At titiyakin nating wala ni isa man ang makakaligtas sa kanila. Dudoy, nasaan kayo? Natatakot kami dito, Dudoy! Simang Ipial! Naku, ang tigas talaga ng ulo ng matandang ito. Ipapahamag tayo
Dito lang kayo mga kasama. Abangan ninyo ang paglabas ng mga kapre. Sasabihan ko lang ang asawa ko na bumalik doon sa taguan sa kumbento. Sige po, Manonoy. Kami nang bahala dito. Kami nang bahala dito, Manonoy. Sige lang, palis na kayo. Impiang, bakit ka lumabas? Pumasok ka na kagad sa kumbento. Baka makita ka ng mga kapre. Bilisan mo. Natatakot ako doon, Nonoy. Samahan mo kami. Ay, ang tigas talaga ng ulo mo. Mapapahamag tayo sa ginagawa mo. Isundin mo na lang ang sinabi ko. Ah! Ah, kapre, dadagitin ka ng kapre. Babae, maswerte ka dahil hindi ko ginawad sa iyo ang parusa ng mga tumatanggi sa utos ko. Parang awa niyo na. Pagkawala niyo na kami. Maliligtas ka sa kamatayan. Kung papayag kang magiging asawa ko, magiging makapangyarihan ka. Ha? Hindi! Ayoko! Ayoko! Bibigyan kita ng panahon para mag-isip. Hindi kita pipilitin. Pero ito ang tandaan mo. Ang pagpayag mong maging asawa ko ang magliligtas sa iyo sa kamatayan. Parang awa mo na. Pagkawalan mo na ako. Wala akong kasalanan sa inyo. Alam kong mahalaga sa iyo ang lalaking bihag. Kaya hindi mo siya ginilitan ang leeg. Pero kapag tinanggihan mo ang alok ko na maging asawa ko, siya ang uunahin kong iaalay sa aming bathala. Huwag! Huwag niyo siyang saktan. Parang awa na po ninyo. Huwag! Kung ganun, pumayag ka ng maging asawa ko. Kundi, di na siya sisikatan ng araw bukas. Diyos ko! Huwag mo nang banggitin yan dahil masakit sa tenga ko. Paano na kami dito? May pag-asa pa kaya kaming makaligtas? Hindi. Ayaw kong maging asawa ng kapre. Kaya mas pipiliin ko na ang mamatay. Napatay po natin lahat ang mga kapre na pumasok sa simbahan. Oo, pero malaking problema ko ngayon ang asawa ko. Nadagit siya ng isang kapre at siguradong nandoon na ngayon sa kaharian nila. Ano ngayon ang plano ninyo, Mang Nonoy? Sasalakayin ba natin ang kaharian nila para mabawi natin sila Aling Impiang at Divina? Yan ang iniisip ko. Kung sasalakay tayo, maaaring hindi natin makaya ang kandilang lakas. Mas malakas sila dahil may kapangyarihan sila. Mang Nonoy, maghanap tayo ng nakakaalam kung paano natin malalabanan ang kapangyarihan ng mga kapreng yan. Pero saan tayo maghahanap ng mga nakakaalam ng tungkol sa kapre? Ako! Ako, Mang Nonoy! May kilala ako na nakakaalam tungkol sa kapre. Ha? Sino? At saan natin matatagpuan ang taong yan? Sa may bayan ng Santa Clara, may isang matandang lalaki noon at naninirahan siya sa isang isla. Sige, kung saan man yan, puntahan natin para magpatulong sa kanya kung anong dapat nating gawin para magapin natin ang mga kapre na gumagambala dito sa atin.
Kawal, dahil ayaw pumayag ng babaeng ito na maging asawa ko. Sige, giritan nyo na sa ligang lalaking yan. Pagkatapos, isunod ka agad ang kanyang ina. Nandito ang inay? Nasaan ang inay? Divida, anak! Inay! Inay! Sige, gilitan sa liig ang ina ng babaeng ito dahil matigas ang ulo. Huwag! Huwag! Papayag na kaya si Divina na maging asawa ng Supremo? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kaharian ng Kapre, dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.